Muli, magandang araw mga kabataan ng UP Siligtong. Ito yung ating youth service to. Pagsamba sa ating Diyos na buhay para sa mga kabataan. Bagamat tayo naka-lockdown, may pandemic, pero hindi ito magiging sagabal para magpatuloy ang gawain ng mga kabataan na patuloy nating ini-encourage, ini-inspire na huwag tumigil na sa pagwiwin ng kaluluwa sa bawat lugar na kinalalagyan natin. Bago tayo magpatuloy sa pag-aaral, tayo manalangin muna. Purihin ka aming Amang Diyos sa langit. Salamat po sa iyong anak na Jesus na nagbigay sa amin ng authority upang kami po ay makalapit po sa iyong trono at sa iyong presensya. Salamat sa buhay na ibinigay ng iyong anak na si Jesus sa kanyang sakripisyo, pagkamatay sa krus, pagpapatawad ng aming kasalanan, at ganun din sa iyong banal na Espiritu na siya patuloy na gumagabay sa aming buhay sa araw-araw. Dalangin po namin, Panginoon, pangunahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral nito at buksan mo ang bawat isip at puso ng mga kabataan at patuloy po silang magkaroon ng passion, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Tunay, O God, sa iyong kamay pinagkakatiwala namin ang oras na ito at ganun din po ang mga makakapakinig, Panginoon, ay nawa, O Lord, sila po ay ma-inspired at ma-encourage po ng iyong mga salita. Tunay, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan, ang kariyan, at ang kapurihan magpakailanman. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Amen and amen. So, pagpapatuloy natin na yung mga past lessons na mga aral na natin natutunan when it comes to church primary relationship with its head, another than our Lord Jesus Christ, the head of the church. So we have also covered the mission God has given the church and the relationship of the Holy Spirit with the church as it carries out this mission. Moreover, we learn about our obligation to build one another, to build up one another in the church. Today, we will see how all this translate into church life as we discuss the fellowship of believers. So, bago tayo magpatuloy, nais ko lamang reviewin yung ating nakaraang mga pag-aaral, yung team natin, yung the mission of the church. Una, the church on mission. Ibig sabihin, Christ entrusted to the church His passion of expanding the kingdom of God in the hearts of men. Meaning, the ruling of God's in the heart of men, yung paghahari ng Diyos sa bawat buhay ng mga tao. Second, we learn the church and evangelism. Nakita natin yan sa Book of Acts chapter 8. Na Christ has entrusted the work of evangelism to all believers, not only to the leaders, not only to the pastors, but to all who believe in the Lord Jesus Christ, to all that has been given an eternal life, no? Ay kinakailangan magkaroon sila ng witnessing o life testimony sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Pangatlo, matapos natin makapag-evangelize, matapos natin makapag-win ng soul, yung mga new convert, ay kailangan sila ay ma-disciples. Kaya yung pinag-aralan natin, pangatlong mission ng church ay the church and discipleship. So, the primary task of the church is to build up disciples of Jesus Christ. No, nakita natin, yun ang number one na ginagawa dapat ng church ay nag-win, nagdi-disciples, pinalalago ang mga new convert para po magamit po sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin yung isang example po dito sa Book of Acts, sa buhay ni Pedro at ni Juan. Matapos po silang ma-empower ng Holy Spirit, nangaral sa unang pangangaral during the Pentecost ay 3,000 agad ang tumanggap sa Panginoon. At si Peter at si John ay nagtungo po sa templo, isang tanghaling tapat, ay upang makisalo doon sa 3 o'clock habit, no? 3 o'clock habit ng mga Udyo. Ito yung ginagaya na ngayon ng mga church, no? Every 3 o'clock in the afternoon ay may prayer service. Dito 3 o'clock afternoon. So,
Habang sila ipapunta doon sa templo, ay may nakita silang isang lame man, yung lumpong lalaki na for 40 years mula nang ipanganak siya ay lumpo na. At the lame man ay namamalimos. Ang sabi ni Peter, wala kaming pera pero meron kami bibigay sa iyo na mas mahalaga. Anong binigay? Pinagaling. So, in Acts chapter 3 verse 8, basahin natin, the lame man was healed through faith in the power of Jesus' name. He jumped up, he stood on his feet, and began to walk. Then, walking, leaping, and praising God. Ito yung may kanta nga, he walked and leaping and the praising of God, di ba? He went into the temple with them. So, nakita na maraming tao yon. At nakarating din to sa mga religious leaders, no? So, makikita natin, pinatawag po ng mga rulers of the church o ng elders, no? Si Peter at si Juan, no? At ang sabi ay tumigil na kayo sa pangangaral. At sabi ni Peter, why? Bakit? Dahil ba sa pinagaling namin yung lumpo? Sabi niya sa verse, let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ, the Nazarene, the man you crucified but whom God raised from the dead. Sabi niya, oh, kayo mga Israelita, mga religious leaders, gusto kong maliwanagan ninyo na yung lumpong ito ay pinagaling ng Diyos sa pangalan ng Hesukristo, na si Kristo na inyong pinapako sa krus. No, at siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. At sasabi niya, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Kaya sabi niya, wala nang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit, kundi ang pangalan Jesus Christ para sa kaligtas ng maraming tao. Pinaglaban talaga ito ni Peter sa kanidya, no? Na makikita natin, patay kung patay itong dalawang to, hindi natatakot. Kasi naalaman nilang katotohanan na si Kristo na kanilang sinusundan for 3.5 years ay siya pala talaga ang tunay na anak ng Diyos. During that time, hindi pa sila masyadong naniniwala eh. Pero nung namamatay at muling nabuhay, dun lang sila na-enlighten at nang bumabamba na ng Espiritu, na-confirm nila. So, tuloy pa rin sila sa pangangaral. So, pinatawag na naman sila, no? Na sinabihan sila, di ba sinabi ko na sa inyo na itigil nyo na yung pangangaral sa pangalan ni Jesus? At ang sagot nila Peter, but Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Sabi niya, hindi kami pwedeng tumigil sa mga bagay na amin narinig at sa amin mga nakita. Doon sa mga ginawa ni Jesus, sa mga teaching ni Jesus, sa mga mabubuting ginawa ni Kristo, sa mga miracle, sa magandang buhay ni Jesus. Hindi namin pwedeng ipagsawalang bahala itong mga bagay nito. Dahil ito ang aming naranasan, ito'y na-witness namin. So, dapat, as a child of God, bilang isang niligtas ng Diyos, ang puso dapat natin ay katulad din ni Pedro at ni Juan, na nagpapatutuo tayo sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating buhay. Dapat di tayo tumitigil. No, tuloy-tuloy, hindi pwede, walang pwede umadlang sa amin, sabi ni Peter. At sa amang paglakad nila, pangangaral sa Jerusalem, grabe yung mga high priest, yung mga official, yung mga Sadducees, mga Pharisees, were filled with jealousy, inggit na inggit. Bakit? Dahil halos sumusunod na lahat kay Peter at kay John ang mga Udyo. Dahil sa miracle na ginagawa nila at sa pagtuturo nila ng katotohanan, na inggit. Para ba sa panahon natin ngayon, yung ibang dating pananampalataya ng ating kinasasaniban, di ba, ay gumagawa na rin ng mga gimmick. Dahil nababawasan yung member nila eh. Ginagaya na rin nila yung mga kanta natin, mga awitan. Sabi pa nga nung isang ngipag ko eh, uy, awitin namin yan eh. Kaya Don Bowen during that time, ginagaya niyo, bah! Anong dinagaya? Kami pa nang gaya, kayo nga nang gagaya, sabi ko eh. So, ganun po, nung nangyayari nung panahon nila Pedro, nangyayari din sa panahon natin. No? At ang ginawa, pinaaresto si Apostle Peter dyan, pinakulong sila. At dahil
makapangyarihan ng Diyos, walang kamalay-malay, itong mga high priest and official ay dinalaw ng angel si Peter at si John. In verse 19, "But an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail, and brought them out. Then he told them, 'Go to the temple and give the people this message of life.'" Anya, huwag kayo tumingin, punta uli kayo sa temple at ipahayag nyo ang mensahe ng buhay, ang mensahe ng pagliligtas, mensahe ng kapatawaran ng Diyos sa kasalanan ng tao, mensahe ng buhay na walang hanggan, the gospel of salvation, sabi ng angel. Sinunod nila yun. Nagulat nga yung mga high priest. Nasaan sila, Peter? Andun, sabi ng mga guard. Nangangaral pa rin. Ha? Paano nakalabas yun? At ang nangyari, no, dahil sila ay nakita doon, tinawag na naman siya, "Did we not tell you never again to teach in this man's name?" Galit na galit yung high priest. Sabi niya, "Di ba? Sinabi na sa inyo, huwag kayong mangangaral patungkol sa pangalan itong Kristo na ito, na si Jesus." Ano ang sagot nila, Peter? "But Peter and the apostle replied, 'We must obey God rather than any human authority.'" Nakita niyo po yung tatag nila, stand firm nila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Sino ba dapat namin sundin? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos kesa sa inyo. Eh, sa panahon naman natin ngayon, hindi naman tayo binabawal ng gobyerno na mangaral. Ang pinagbabawal lang sa atin pansamantala ay yung face-to-face. Kasi para ma-avoid naman yung pagkalat ng virus, hindi ba? But still, we can preach. We can preach. Hindi tayo binabawal. Iba yung panahon nila, binawal talaga sila. Pero sa panahon natin, walang nagbabawal. Malaya tayo. Napakapalad ng ating bansa sapagkat malaya tayong mangaral ng salita ng Diyos. And yet, tahimik ang mga anak ng Diyos. In Acts 5:39, nagkagulo-gulo ang mga haparisi. Sabi, papatayin na natin yan. Sabi ng high priest, yan, dalawang yan. Kasi hindi titigil yan. Pag pinapatay na natin yan, matitigil yan. Oh, sabi ni Gamaliel, teka muna. Sabi ni Gamaliel, alam nyo ba, kung yan ay hindi sa Diyos, ang pinangangaral nila ay kusa na lang mawawala yan, kamukha ng mga nangyaring unang lumitaw. Pero pag yan ay sa Diyos, naku, patay tayo dyan. Tingnan nyo ang sagot nila sa Acts 5:39, no? Si Gamaliel, no? "But if it is from God, you will not be able to overthrow them." Kasi sa Diyos yan eh. "You may even find yourselves fighting against God." Patay tayo dyan. Pag yan ay talaga sa Diyos yan, ay kinakalaban natin ng Diyos. Hindi natin pwedeng kalabanin ng Diyos, sabi ni Gamaliel. Mayayari tayo. Hindi ba ba? So, kaya mga kapatid, mga yang, huwag tayong matakot mangaral. Kung alam mo na ikaw ay kinukumbik ng Diyos na mag-share ng gospel, do it sapagkat kasama mo ang Diyos. Huwag kang matakot. Ito ang sabi niya eh. Dahil lahat ng tao magpipigil sa iyo mangaral ng salita ng Diyos ay ang kinakalaban nila ang Diyos ay hindi ikaw. Remember that. So, sabi ko nga, the government did not forbid us to preach the word of God. We are just advised to avoid face-to-face gathering to stop spreading the virus. Amen po ba dyan? Ano ba ang dapat natin gawin na tinuturo ng Bible? Tingnan natin doon sa Luke. Alam nyo, napakaganda dito sa Luke 10:2-3, di ba? "He told them," sabi ni Jesus, "the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field," di ba? Ayan eh. Lalo sa panahon ng pandemic, lahat ng tao ngayon, wala nang lahat natutong tumawag sa Diyos. Sabi niya, harvest na. Kaya lang, walang nag-harvest. Kumbaga sa panahon natin, kung i-re-relate natin in our generation, if we are going to relate this verse in our present situation, sabi, the harvest is online. Di ba lahat ng tao naka-online? Sabi, ayan na, lahat yan nakikinig ng word. The harvest is online, but the workers are offline. Di ba? Online na sa harvest ngayon, no? Majority ng mga tao naka-media, naka-online, nakikinig, nag-aabang ng message.
The problem is, the workers are offline. Kung ano nung ginagawa ng mga Kristiyano. Naka-offline kung saan-saan napupunta. Hindi nag-share, hindi nag-win a soul. Amen? So, yan yung mission na binigay ng Diyos sa church. Now, ang tema naman natin ay the life of the church. Ano ba ang buhay na dapat meron ang iglesia? Una, the fellowship of the believers. In Hebrews 10:24, ito po ang sabi. Let us be concerned for one another, to help one another, to show love, and to do good. Let us not give up the habit of meeting together, as some are doing instead. Let us encourage one another, all the more, since you see the day, that the day of the Lord is coming nearer. Di ba? Ito nangyayaring ito, itong pandemic na ito. Kitang-kita na God is coming very soon. Di ba? So, dahil alam natin na yung Diyos ay malapit na bumalik, Hebrews writer says, let us not give up the habit of meeting together. Dapat, lagi tayo ngayon nakapokus sa Word of God. Kung paano tayo matututo, paano tayo makakatulong sa mga nangangailan. Sabi niya, help one another to show love and to do good. Diba? Eh, tinuro ko no Sunday, eh, diba? God's will is doing good. We must do what is right to do. Diba? So, ang focus ng ating topic is Christian fellowship should be characterized by a common commitment to Christ's commission. Caring for one another and dedication to help each other grow in Christ. Balikan natin, anong sabi ni James? Remember, it is sin to know what you ought to do and then not to do it. Diba? Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi niya yung ginagawa ay nagkakasala. Ano bang mabuti? Una, ang mabuti ay lagi kang nasa fellowship ng mga mananampalataya na kung saan dito sila ay nagpapalakasan, nagtutulungan. Pag hindi mo ginagawa yan, nagkakasala ka. Kasi yun ang mabuti mong gawin bilang anak ng Diyos. Amen? So what kind of lifestyle that should be present in the church for the growth of the believers? Anong klaseng buhay? Diba? Dapat makita sa iglesia. Una, believer should be a soul winner and teach the new convert to obey the word of God and then baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit according to Matthew 28:19 verse 20. Believers should teach the new convert to do regularly the spiritual discipline like actively spend their time in learning the scripture to the church leaders or life group leaders, taking part in the fellowship and prayers. Pangatlo, believer should encourage the new convert not to neglect to attend worship, service, and the fellowship in the life group. What words in Acts chapter 2, verse 42-47, describe the life of the early church? Fellowship means more than being together. No, ito yung fellowship eh. Hindi lang to, ano, no? It's more than being together. It also means partnership. When partnership ka, sa pagpapahayag ng mabuting balita, partnership ka for the expansion of God's kingdom. For a partnership to work in God's kingdom, it requires the participants to agree or have something in common. Dapat may something in common. Ano yung something in common kayo? Naiisa kay Kristo. One team spread the life of the New Testament's church in Acts chapter 2. Dapat spread talaga to. No, makikita natin sa Acts 2:42-47. Ano makikita natin? The willingness to share. Yung willingness nilang mag-share. As we examine the fellowship of the believers in the early church, we can identify common elements that should be present in the Christian church today. What are the common elements that should be present in the church, in the Christian church today? Elements of church life na makikita natin sa Book of Acts chapter 2, 42-47. Ano yung elements of church life na ito? Basahin natin. They spent their time in learning from the apostles, taking part in fellowship and sharing in the fellowship meals and the prayers.
Many miracles and wonders were being done through the apostles, and everyone was filled with awe. All the believers continued together in close fellowship and shared their belongings with one another. They would sell their property and possessions and distribute the money among all, according to what each one needed. Day after day, they met as a group in the temple, and they had their meals together in their homes, eating with glad and humble hearts, praising God and enjoying the goodwill of all people. And every day, the Lord added to their group those who were being saved. Grabe ito, no? So, unang elements na makikita natin dito sa binasa natin, elements of church life, ay yung learning the word. A church is a learner, a learning church, no? The believers, sabi, spend their time together learning from the apostles' teaching. Their knowledge of the scriptures help them understand God's will for them as a church. No, yung malalaman mo, sabi ko nga, tinurong Sunday, para malaman mo ang kalooban ng Diyos, you read the scriptures. Amen. Without reading the scripture, you will never know the will of God in your life. They existed to fulfill Christ's commission, to make disciples of all nations, teaching them to obey everything Christ taught them. See, that is the will of God. Umayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Ituro ang lahat ng naitutunan niyo kay Jesus Christ na ipabuhay nila. Yun yung purpose ng church eh. Di ba? Na sinasabi eh. The learning church. Kaya yun yung makikita natin a good example, yung mark of the living church in Acts chapter 2, 42-46. Ito dapat nakapokus ang church dito sa ganitong gawain, sa ganitong activities. Pangalawa na makikita natin, dun pa rin sa verse 42a, they meet together. Sabi rito, meeting together. The believers shared themselves in the intimacy of their fellowship meals. Kakainan. Abay, ito yung pinakamasarap na fellowship, may kainan. Diba? Kadalasan, namimiss natin ngayon sa fellowship natin yung palabok ni Ate Geo. Diba? Sarap. No? Buti na lang, napadala na akong birthday niya noon. No? Thank you. Aside from enjoying their meals together, they celebrated the Lord's Supper in their homes. No? Yung pagpapasalam, sabi nga, do this in remembrance of me. Talagang lagi nilang inaalala-alala yung sacrifice ni Jesus na ginawa para sila yung magkaroon ng buhay. So, through the breaking of the bread and the fasting of the wine, they remembered with gratitude the Lord's loving sacrifice for them on the cross. They also acknowledge His invisible presence in their midst. Nandito si Lord sa presensya natin. Diba? Their meeting were not merely for socializing. Nagpe-fellowship sila hindi lang para sa socializing, but for mutual encouragement, para sa palakasan sa bawat isa-isa. Napapalakasan, may problema ba? O ito, may ganito, diba? Ano problema mo? Ito, gawin natin, tulungan natin to. No? May encouragement. No, ang fellowship nila hindi lang socializing, hindi lang tawanan, hindi lang kainan, kundi they helping to one another, no? As the writer Hebrews 10:25 said, "Let us encourage one another all the more since you see that the day of the Lord is coming near." Lalo-lalo na ngayon. Ako ay natutuwa yung men's group ni ano ngayon, ni Brother Christian, nagpaalam sa akin, sabi ko, "Okay lang face to face." As long as you follow the health protocol, may 1 meter distance kayo, may face shield, at merong face mask. Doon sila sa tindahan ni Sister Annie, malaki yung table eh, kaya maluwag sila doon. Doon sila every Sunday nagpe-fellowship. I wish one day maka-join ako sa kanila, no? Pangatlong makikita nating mark of the living church in Acts chapter 2, praying with power. They prayed together with power. Another way, they expressed their dedication to the fellowship. So, pag sila nag-fellowship, nagpipray sila, hindi lang puro socializing.
No? Fellowship was by praying together. As a body of Christ, we must continue in prayer and together enjoy intimate fellowship with God. Yan yung problema ng church, karamihan. O konti ang umaattend sa prayer fellowship o yung prayer meeting. Alam niyo po ba, do sa early church, the greatest concentration of power in Jerusalem that day was in the prayer meeting. Yun. Doon nakapokus. Kaya nga, meron silang 3 o'clock habit eh. Every 3 o'clock in the afternoon, they pray together. Ano po nila yan? Culture nila yan. They met frequently to pray and seek God's will about specific church concerns. No? Through prayer, you're following Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. When you pray, you seek God, di ba? The believers were one, were of one mind and heart. Nagkakaisa sila ng isip at puso. No? Ang mga mananampalataya during that time, hindi sila nag-aaway-aaway. Hindi sila nagkakaroon ng friksyon. During that time, solid sila, no? United sila. No? They prayed because they knew they needed God's direction and mighty power. Kaya sila nagpipray. Alam nila na they need God. We apart from God, they can do nothing. Alam nila yung teaching ni Jesus na yun. Sa John 15, they prayed according to God's will and according to the words of Jesus. The word of God and prayer must always go together. Di ba? Yung sabi niya eh, yung sa John 15:7, di ba? If you remain in me, and my words remain in you, then you will ask for anything you wish, and it shall, and you shall have it. Di ba? In teaching with Jesus yan. The believers did not pray to have circumstances changed. Di sila, ang mga mananampalataya during that time, hindi sila nananalangin para baguhin yung kanilang sitwasyon. Instead, they asked God to empower them to make the best use of their circumstances and accomplish what God had already determined. Kundi, yung sitwasyon na rin, gamitin ang Diyos yun. May tinilaga ng Diyos. Yung kanilang sitwasyon, yung kanilang pagtutulungan, kanilang loving one another, they pray together, helping to one another. Yun, nagamitin. Lord, gamitin niyo po itong magandang fellowship namin ito na makita ng mga unbelievers kung gaano nagmamalasakitan, nagmamahalan ang iyong mga anak for your glory. No? Yun ang prayer nila. Hindi mo sinasabi, Lord, payamanin mo ako. Lord, bigyan mo akong bahay. Lord, hindi, walang ganun. Wala ka makita ganun prayer. Kundi, Lord, puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu para magampanan namin ang layunin mo sa aming buhay na magbibigay ng kalwalatian sa iyong pangalan. Yun yung purpose nila. So, amen. Pangapat na elements of church. Excuse me. Of elements of church life. Dito sa Acts chapter 2:47. Caring for each other's need. They care to one another do sa pangangailangan. Makikita natin sa verse 44-45. When some in the assembly, sa grupo nila, of believers had need, members sold their property and goods to provide for the need. Grabe. Alam niyo po ba? Dito mababasa natin, the sharing of wealth and possession was a voluntary response. Hindi ito sa pilitan. Voluntary dito. To ease the need of the church members. Kaya mahalaga po yung church membership eh. Para malaman kung sino talaga yung those who belong in the family of God eh, na dapat tulungan, di ba? Pag may pangangailangan, pag kaya. Sino ba nagpasimula dito na nagbenta ng property niya? Kaya nga tinawag siya na son of encouragement. Si Barnabas, binenta niya property niya, binigay sa church. Di ba? From the heart, binigay niya buo. May gumaya. Ayaw matalbugan. Alam mo, misal mga Kristiyano, ayaw natatalbugan. Sino? Si Sapira. Di ba? Si Ananias ba yan? Si Sapira. Nagbenta, pero nagsinungaling. Hindi binigay lahat yung pinagbentahan. Di ba? Para lang sabihin, sikat din sila. No? Kaya, pag nabigay ka sa church, hindi para sumikat ka, kundi para makatulong sa mga nanangangailangan sa church at magbigay ng kadakilaan sa Panginoon. Amen po ba dyan? So, this is a voluntary response
to ease the need of the church members. It appears that this action were spontaneous and motivated by love. Ang nag-motivate dito yung pag-ibig. Hindi para yubabang, para makilala. The early church spirit of sacrifice is worthy of our emulation. Ibig sabihin, ay karapat dapat lang nating tularan, emulation, gayain. The early church spirit of sacrifice is worthy of our emulation. Panglima na makikita natin sa early church, winning souls. Nagso-soul winning sila. In the temple, makikita natin, the believers bore witness of Christ. In their homes, they had fellowship, celebrated the Lord's Supper, and continued to learn together. Their commendable lifestyle found acceptance with all the people. When the gospel was shared and preached, it was easily received and believed. Alam niyo ba ang secret kung bakit maraming nawi-win agad in the power of the Holy Spirit? Dahil nagmamanifest sa buhay ng mga Kristiyano. Nakikita ng tao na talagang ibang klase ang Diyos nito. At nakikita nila yung pagmamahalan, pagmamalasakitan. Ngayon, nakita ko kung bakit ang hirap makawin ng soul dahil hindi nakikita sa buhay ng mga mananampalataya yung buhay ng mga unang Kristiyano sa Bible. Niniwala ba kayo doon? Hindi ibig sabihin bakit yung bang Holy Spirit noong araw sa Holy Spirit ngayon magkaiba? Di ba? Huwag natin sabihin na hindi tayo sinasama ng Holy Spirit sa ating pangangaral. Kasi meron tayong contribution. Meron tayong part sa expansion of God's kingdom. Dapat nagmamanifest sa buhay natin, nakikita sa buhay natin, para maniwala sila. Marami nga nakakita, pero ayaw nila mag-join eh. Nakita na nga nila, pero takot pa rin sila mag-join. Eh, lalo na pag nakita sa atin masamang buhay natin, lalo hindi sila mag-join. Pag binasa niyo Acts chapter 5, many people don't like to join. They were afraid. Pero, nakita nila, ang ganda ng buhay ng mga Kristiyano noon. Lalo na ngayon, talagang hindi na mag-join niya dahil hindi naman nakikita yung magandang effect ng gospel. Amen? So, what is the result of their good testimony, of their life testimony, the early church? God blessed their faith and enabled them to grow in numbers. Sa nagpasimula, from 120 Galilean disciples, dun nasa upper room, yung nagpe-prayer meeting na 100 people, nagbumaba yung banal na espiritu, naging 3,000 new converts at Pentecost. At sa muling pangangaral ni Peter, naging 5,000 in just a short time. From 120 to 3,000 to 5,000. More than 5,000. Hindi kabilang ang mga babae at mga bata doon. Pag binilang mo yung mga babae at bata doon, baka 10,000 may higit na yung member nila. Kaya mega church agad sila. Diba? So the church was united. Nagkakaisa. In Acts chapter 2, makikita natin. It was their common experience of God's grace that brought the believers all together in one fellowship. It was their renewed lives in Christ that gave them a hunger to learn from and be transformed by the Word. It was their love for God and for each other that mobilized them to look out for each other's needs. Diba yung pag-ibig ang nag-motivate sa kanila to give the needy one, no? Tumulungan yung mga nangangailangan. It was their love for their Savior and their Savior's love for the lost that compelled them to steadfastly proclaim the salvation. Mahal nila kasi si Kristo na tagapagligtas nila. At yung pagmamahal ni Kristo sa mga kaluluwa ay talagang ginaya nila para ma-win ang soul. Di ba ba? So the church grew in number and power through the believers' testimony of love for each other and service for God. The risen Lord was able to work mightily through them. Nakita nyo, dahil magandang patutunan nila, di ba? Kaya marami po ang naligtas.
So the Holy Spirit's power was at work in their lives. Kumikilos talaga. Their Christian faith was a day-to-day reality, not a once-a-week routine. Every day, daily life nila, nakikita, hindi yung every Sunday lang, hindi lang once a week sila mabait, kundi 24/7, every day, mabait sila. Talagang Kristiyano sila. Eh, sa panahon natin ngayon, pag Sunday lang Kristiyano ng 3 oras, after 3 hours, hindi na Kristiyano. Di ba? Ewan ko lang ngayon, lalo na ngayon, hindi mo na nakikita sa church. Nakikita pa rin kaya yung pagiging Kristiyano natin? Yung pagiging masunurin natin? Well, nakalungkot. Ang katotohanan po, ay maraming born again na kala pupunta ng langit and one day hindi pala. Amen? So we have to pray and ask God na talagang i-transform ka, na ipadama sa'yo na ikaw talaga ay na-regenerate, nagkaroon ka na talaga ng buhay na walang hanggan. Amen? Through their weakness, people continue to be saved and added to their fellowships. Dahil sa magandang patutuon nila, ang mga tao ay marami naliligtas at dinadagdag ng Diyos sa kanilang fellowship araw-araw. Sino naman kasi ang magpapadala dyan eh? Kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos at namuhay tayo ng magandang halimbawa, nakikita ng maraming tao, para hindi kasi mapahiya si Lord. Kaya magpapadala siya dyan sa church na natin dahil nakikita ni Lord na yung mga Kristiyano sa loob ng church natin ay pinamumuhay ang salita niya. Kaya pag nagpadala siya ng Kristiyano dyan, alam ni Lord na matitrain at mamumuhay na mabuti yan. Kaya dapat maging set example tayo bilang mga member ng mga kabataan. Amen? So application. The same common experience of God's grace in Jesus Christ is what continues to bind the church today as one body. So you have to discuss in your life group. This is application, young ones. Kaya nga yung YS, sinesend ko rin sa mga leaders para alam ng leaders kung anong gagawin nyo, na mamonitor kayo. So you have to discuss in your life group this application. Discuss in your life group the similarities and differences you observe between church life today and that of the early New Testament church. Di ba? Ano ba ang observation nyo? Yung buhay na mga buhay na mga mananampalataya ngayon at yung mga mananampalataya during the time. Do you think it is possible for the church today to have the same love, fellowship, and strong witness the early church had? Yung bang pagmamahal ng early church at yung fellowship nila ron at yung magandang patutuon nila ay kakayanin din kaya ng church ngayon? Huwag na lahat ng church sa Pilipinas. Huwag na lahat sa church na lang natin na maging good example ang UPC Liptong in our country. Amen po ba yan? How can this be made possible? Paano kaya pwede natin gayain ang early church life? No? Share about our church. Where is it strong or weak in comparison to the Jerusalem church? Tingnan nyo yung church natin. Ano ba yung strong point natin at yung weak points natin in comparison to the early church? Ano yung pinagkaiba natin? Ano yung mas malakas ba tayo doon? O puro mahina lang tayo? Wala tayong strength. So, you analyze that, share to the leader so that your leader will share it to me. So that we will know what to do. What to adjust, what to do. No? Baka meron tayong naneneglect na katuruan po tungkol sa Bible. Na I pray ay may natutunan tayo mga young ones. Ano ang conclusion natin? God's purpose for His church must manifest the distinguishing marks of a living church. What is a living church mark? It is a learning church. Regularly meeting together, praying together, caring for each other's needs, and winning souls. I pray na may natutunan tayo at ipamuhay natin ang katuruang natutunan natin ngayong araw nito. Tayo'y manalangin. Purihin ka, aming Amang Diyos sa langit. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong mensahe. Ang dalangin ko po, Panginoon,
Nawa mga kabataan, ang bawat anak mo na nakapakinig nito ay ma-encourage po, Panginoon, na gawin ang mga bagay sa loob ng iglesia sa ikalalago ng bawat mananampalataya at ng mga bagong mananampalataya, na sila po ay ma-challenge po na magpatutuo, mag-soul winning, Panginoon. Sabi ko nga, the harvest is online, but the workers is offline. Nawa, Panginoon, na gawin yung buhay ang mga iglesia, gawin yung buhay ang iyong mga anak, ang mga kabataan sa ligtong. Tunay, Panginoon, sa iyong kamay, pinagkakatiwala po namin ang pag-iingat mo sa mga kabataan ito. Kaya mga young ones, always do your job. Bring all the families in the tent for them to meet God in their life. Kaya, salamat sa buong linggong ito. Nawa, lagi nating alalahanin sa kabila ng pandemic na ito, ang kapayapaan at ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay nasa atin na. At tayo mabuhay na may bagong buhay kay Kristo sa buong linggong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi na, Amen. God bless, young ones. Be fruitful in your life.